So ngayon mga lods, no, tuturuan ko kayo kung paano mag-compute ng mga monthly consumption ng mga aquarium accessories mo. No? So ngayon, nilista ko muna kung ano-ano yung mga aquarium accessories ko. So hindi ko na sinama yung ilaw, no, kasi hindi ko makita kung ilang watts siya. So ngayon dito, unang pinaka-importante is alamin nyo kung ilang watts yung mga accessories nyo. So makikita nyo yan sa likod or sa packaging ng mga accessories. So ako, meron akong dalawang Sibillion, so na submersible pump. So ang Sibillion, meron siyang 10 watts. Ngayon, ngayong alam na natin yung watts, alamin naman natin kung ilang hours ba siya tumatakbo sa isang araw. So itong Sibillion ko, 24 hours a day to non-stop. Itong Priha heater naman, since nag-o-off to, pag na-reach niya na yung desired na init nung or temp ng aquarium, ilagay na lang natin 8 hours yung average niya. So yung air pump ko naman is 24 hours a day din yan. Okay? So ngayon, total na natin 248. Tapos ngayon naman, sunod na gagawin natin is i-convert natin siya sa kilowatts. So ang 1000 watts ay is equals to 1 kilowatts. So divide lang natin siya sa 1000. And then ito ay 0.48. Next naman natin is ilang days ba natin siya ginagamit sa isang buwan. So ako naman non-stop lahat to. 1.44. Ngayon naman, tingnan nyo ngayon yung billing nyo sa Meralco, tapos i-check nyo kung magkano ba yung rate ni Meralco per 1 kilowatts. So last month, okay, based na lang ako sa binayaran ko last month, no? So ang binayaran ko last month is 11.35 total na natin. Ang Sibillion ko na submersible pump in a month ay kumukonsumo ng 81.72 pesos. So okay. So yung ano ko naman, yung Periha heater ko naman per month, na average na 8 hours per day is kumukonsumo siya ng 817 pesos. Dalawa kasi yan. So yung air pump naman, in a month, kumukonsumo siya ng 16.34 pesos. So pag tinotal natin to is 1,862.34. yan yung konsumo ko per month sa mga sa aquarium ko, sa dalawa aquarium ko na 75 gallons na gumagamit ng mga accessories na to. So hindi ko kayo dinidiscourage, no, na pero part kasi ng pagiging responsible keeper na alam mo yung konsumo, mas talo na pag hindi pa ikaw yung nagbabayad. So yun lang, fish out, enjoy the hobby.